Hay mga preni! Grabe naman yan, naglalatik na. Kung hindi rin lang naman ganito ang pagluluto niyo ng beef, ay di bali na lang. Kidding aside, pero may kanya-kanya naman tayong pamamaraan ng pagluluto. Kaya kung nais mong gayahin ang sariling version ko nito, halina kayo at panoorin nyo. And this is Fanny from Fanny's Cookery. Mahal ang beef kung iisipin. Pero kung mga mahal mo naman ang kakain, dapat walang salitang mahal. Ipagluto natin sila dahil deserve naman nilang kumain ng masarap. Ikat lang natin ito into serving pieces. Mura lang ang bili ko dito sa beef. 310 pesos lahat ng ito. Magandang klase din naman at mabilis ding lumambot. At ganito naman ang gagawin ko sa luya at bawang. Igagrind ko lang ito hanggang sa maging tino. Isama natin ang sibuyas. At lagyan natin ng konting tubig para mabilis madurog. Kung wala namang gilingan, itatarin nyo nilang tino gamit ang kutsilyo. Maganda kasi yung ginigiling para mas lumabas ang aroma. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap, ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, ayos na siguro ito. At ang bango ha. Iset ito sa low heat at lagyan ng mantika. Yung tamang dami lang ng panggisa. Ilagay ang mga spices na dinurog natin. Taasan ng init. Saute until aromatic and translucent. Lagyan ng bay leaf. Saute for 1 minute. Sibot to enhance the flavors. Kung wala naman ito, ay skip nyo na lang. Tapos ilagay na natin ang curry powder. Haluin. Ganito nga pala ang gamit ko. Saute for 2 minutes. At lagyan ng chili powder. Taste accordingly. Saute naman ito for 1 minute. And 1 tablespoon of water to prevent burning. Saute for 2 minutes hanggang sa magblend na ang mga spices. Ilagay ang beef. Halu-haluin hanggang sa mawala na ang color red sa karne. Low heat lang ha para maalalaya natin ang pagluluto. At bubuhayin ng asin. Taste accordingly. Pamintang durog. Saute for 3 minutes hanggang sa mag-brown na ito lahat. Takpan at isimmer lang ng 5 minuto. Set on low heat. 5 minutes later ay nag-release na ito ng konting water. Ilagay na natin ang 3 cups coconut milk. Mas maraming gata, mas masarap. Haluin at pakuluan ito ng 10 minuto. Walang takip ha. At habang pinakukuluan ay maglagay tayo ng beef broth cube para masasarap at babango pa ito. Haluin para mabilis matunaw at para kumalat ito. Kung mapapansin nyo ay malabnaw pa ang ating sabaw. Takpan natin at lulutuin pa natin ito ng 30 minuto. Hanggang sa lumambot na ang karne at mag-reduce na rin ang gata. Low heat settings lang ha. Pansin nyo yan, halos maiga na pero nagmamantika na ha. Kaya naman, ilagay na ang carrot at patatas. Isunod na rin natin ang 1 cup coconut milk or cream, unang tiga. Haluin at pakuluan ito ng 5 minuto, set on medium heat. Haluin muna bago takpan at isisibor natin ito ng 5 minuto pa. Para sure malambot na ang carrot at patatas. Tapos ilalagay na natin ang bell pepper. Then simmer again for 2 minutes or hanggang sa lumapot ng sarsa. At naglalagis na talaga. Kita niya yan, naglalatik na rin. At kung nakaabot kayo sa punto ng videong ito, ay mga tagasa naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Kung nagustuhan niyo naman ang sariling version ko sa paggawa ng beef curry, ay pwede kayong mag-iwan ng komento. Dahil talaga namang nakikita niyo rin na ang sarsa ay ulam na. Hala ang sarsa, nakakagutom talaga. Kain na po tayo. At hindi ako mapapahiya sa inyo kapag ginaya nyo ang recipe kong ito. Ang lambot pa ng beef. Try na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan. Cook with love. Thanks for watching. Bye-bye.